leader of his team as Greg Slaughter scoring inside Magandang Panibulapan. Yes, it was an intention of Black One was to play a high-low para kay Jerry Famous and as a Greg Slaughter. Marami ang hindi naniwalang kayang bitiwa ng Barangay Ginebra si Greg Slaughter. Siya ang nag-iisang sentro sa liga na kayang makipagdikdikan kay Junmar Fajardo ng SMB. Nang i-report natin na ititrade na siya, inulan tayo ng mga batikos. At heto, nangyari na. Opisyal na. Ang di inaasahay, naganap na. Huwag mong sabihin, vlogger! Sabihin mo, halo-halo, Republic! Naganap na. Nalalapit na ang Holy Week at ang isa sa 7 palabras o 7 wika ay ganito ang sinasabi. Naganap na. Pero iba ito mga ka-Republic. Ang sinasabi kong naganap na ay ang player swap na marami ang nagsasabing hindi raw mangyayari. Pero heto nga, nangyari na, naganap na. Nasa Ginebra na si Stan Hardinger at nasa Batang Pierna si Greg Slaughter. Sabi ni Coach Tim Cone, ngayon daw na nasa bakuran na ng Barangay Ginebra si Stan Hardinger, naaalala raw niya ang Ginebra team noong panahon ni playing coach Robert Jaworski. Magugunita na noon ay naging manlalaro ng Ginebra sina Dante Gonzalgo, Rudy Distrito, Chito Loizaga, Dondon Ampalayo, Leo Isaac, Romulo Mamaril, Ray Cuenco at iba pa. Lahat ay pisikal maglaro at walang takot sa kalaban. At parang iyon ang nakikita ni Coach Tim Cone kay Stan Hardinger. Walang takot. Sinasagasa ang kalaban. Sabi pa ng nag-iisang coach na may dalawang Grand Slam under his belt, fit na fit daw sa Ginebra, ang brand of play ng Fil-German banger at tiyak daw na magugustuhan ng mga fans ng barangay ang pagdating ni Stan Hardinger. Noong unay marami ang nagduda na mangyayari ang player swap. Hindi raw papakawala ng Ginebra si Greg Slaughter dahil kailangan ng barangay ang higanting sentro sa ilalim. Oo nga't may kabagalan si Slaughter pero sa basketball, height is might. Si Greg Slaughter lang ang nakakatapat kay Fajardo sa lim. Hindi ito pwedeng basta-basta sagasain ni Junmar. Kaya marami ang hindi naniwalang ipamimigay ito ng barangay. Pero naganap na. Official na. Sa huling panayam kay Greg Slaughter, sinabi niyang nalungkot din siya nang malaman niyang ititrade na siya. Top pick noong 2013, PBO rookie draft si Gregzilla at 7 taong naglaro sa barangay. Naging rookie of the year, nagkamit din ng best player of the conference award. Nakatulong sa barangay para manalo ng 4 na titulo. Pero bakit nga ba siya pinasibat ng barangay sa kabila ng malaki niyang kontribusyon sa Ginebra franchise? Ito ang nasagap ng ating chismosong bubuit. Nagsimula umanong umasim ang samahan ni Slaughter at Ginebra management bago nag-umpisa ang 45th season, ilang linggo matapos mapanaluna ng Ginebra ang Governor's Cup title. Walang offer na panibagong kontrata nagtungo sa US si Greg Slaughter. Ang sabi niya, sabbatical leave. Ayan, malinaw mga idol, ang sabbatical leave ay isang takdang panahon kung saan ang isang empleyado ay hindi magre-report sa kumpanya pero employed pa rin naman siya ng kumpanya. More or less, yan ang kahulugan ng sabbatical leave. Iyon ang sinabi ng higanting produkto ng Ateneo Blue Eagles. Pero iba ang naging kahulugan o dating sa mga opisyal ng Ginebra management. Ang ginawa ni Greg Slaughter ay parang naging rebellion. A one-man mutiny, sabi nga ng isang paborito kong sports writer. Para tuloy nagkaroon ng bahid ng dugo ang dati malinaw na tubig. Ang ganoong pagkakamali ay napapatawad ngunit mahirap kalimutan. Nakatanim sa isipan ng mga taong noon ay nasaktan. Nagbalik si Slaughter mula sa US at humingi ng tawad sa Ginebra management. Okay, tinanggap siya, pinatawad, at pinapirma pa nga ng bagong kontrata. Ngunit lumalabas ang kontrata ay hindi upang manatili siya sa team,
kundi upang maging kasangkapan lamang ng legal at opisyal na pagpapaalis sa kanya papunta sa ibang team kapalit ang Fil-German na si Stand Hardinger. Ang sabbatical leave na ginawa ni Greg Slaughter ay parang pagpapakita ng rebellion. May mga opisyal na nasaktan sa kanyang ginawa. At ito ngayon ang parusa. Pinalayas siya sa bakuran ng pinakasikat na team sa PBA. Ano ang moral lesson dito? Sa bakuran ng SMC, huwag kang babangga sa PADER na kung tawagin ay Al Francis Chua. Gusto nating i-shoutout sina Jer Buds, Anton Tamot, Noel Vasquez, JT, Rene Indaya, Mark Angelo Gatela, Noel Vasquez, Jonald Sindanya at si Abin C. Manuel Costaños, Mamit Costaños Official, rather. Sherwin J. Manuel at si Randolph Lacuña. Albert Fronda. Randall Gunon. DJ Virus Vlogs. Angelito Gutierrez. Rolly Dillon, Roy Incalyado, Elmer's Vlog, Rolly Dillon again, Domingo Rijoso, William Fernandez, Samsung, Albert Fronda, Ronaldo Leonso, Sherwin J. Manuel at si Randolph Lacuña, Josie Oboob, Domingo Rijoso, Teng Mangalus, Alex Prado na Miss Kita Sir. Siyempre, the florist one in Kuwait, Jeng Asarcon at si Glenn Ganega. Kung kayo ay bago sa aking channel, please like and subscribe. Huwag rin kalimutang pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you for watching.